Hi guys! Andito tayo ngayon sa bahay, kakauwi ni Daddy. At i-interviewin natin siya dahil ito ang kanyang last day sa kanyang birth. Dad, ano nga po palang pakiramdam na ngayong alas 12 ng gabi, May 31, 2021 ay huling araw mo sa birth? Mixed emotion. Siyempre, nandoon yung excited ka kasi karoon ka ng quality time sa pamilya, sa inyo. Mm-hmm. At the same time, wala na rin stress. Pwede nang, wala ka na masyadong iisipin pa. Kundi sarili mo at saka pamilya na lang. Ano ang mga plano mo dahil ngayong retire ka na? At bakit nga po pala maaga ka nag-retire? Ang plano ko ay kasikusuhin ko yung ating munting negosyo, yung ating hardcore band rehearsal and recording studio kasi magkaroon na ako ng maraming oras para sikasuhin yun. So for the meantime, yun lang muna. And syempre ano, magkakaroon syempre ng adjustment considering na isa na akong private individual sa ngayon. Bukas pala. Kasi June 1, no? At alas 12 na ng gabi. Ay, mamaya. Mamaya. At ang tanong mo, bakit maaga akong nag-retire? Actually, maaga rin akong, bata rin akong pumasok sa trabaho. I was 21 years old then. So, maaga akong trabaho. So, pwede rin maagang magpahinga. At medyo matagal na rin naman ako sa trabaho na. Nabanggit mo na maaga ka nagpumasok sa trabaho. So, pwede po ba namin tanongin kung ilang taon ka na ba talaga naglilingkod sa bahay? To be exact, 24 years akong grabe. Nagserbisyo. 24 years. Pwede mo bang ikwento sa amin ang mga experiences mo sa loob ng 24 years na yun? Oo, marami experience, Mark. Kasi ano eh, magsimula ako sa nag-a-apply ako nung ikwento ko. Nung time na yun, matandaan ko, pag nag-a-apply ako, naglalakad ako ng mga requirements ko sa pag-a-apply. Tapos eh, wala akong pamasahe. Tapos lang minsan, lang. Hindi, minsan ang ginagawa ko lang, pag nakikiusap ako sa mga konduktor ng bus, makikisabay, parang mamakaawa. Minsan sa jeep na makikiantas lang, sabit ko, ika nga. Para lang ano, makasurvive doon sa pag-apply. Tapos, nung nasa trabaho naman, sari-saring mga experiences naman, ang mga karanasan ko. So, may mga masasarap na karanasan. Pero bago ang lahat, siyempre, magti-training ka. At beforehand, bago ako nagiging PNP member, dati akong sundalo. Dati akong member ng Philippine Navy. Nagkataon lang na lumipat ako sa PNP. So it so happened na during that time, wala akong idea kung gaano kahirap pumasok dyan sa training. So, nandun yung experience na gusto mong umuwi na. Kasi, ang hirap pala. Ang hirap pala. At saka, ang hirap pala ng training ng naval. So, yung mga Marines, Marine Drill instructors namin, eh, napaka tapang, nakakatakot. Tapos yung hindi biro yung training. Kasi hindi ka rin naman makakauwi kasi nakakulong ka sa training center. Hindi pa kasi 90s pa yun eh. Hindi ka makakatakot. Wala kang contact. Zero contact ka. Gagawin mo is follow, unfollow until you follow no more. Until you follow no more. Nandun yung magjogging kami. Pero nung bago kami,
na culture shock ako kasi akala ko kasi parang ano lang eh, simpleng training lang. Yun pala, lahat dinumero. Lahat may bilang. Pag naligo ka, 5 counts lang. Pag kumain, 10 counts lang. Lahat may bilang. So, yung tinatawag na breaking period, medyo yun yung parang nakakashock. Tapos yung mga exercises, physical conditioning, nakakayanan naman kasi sa hirap nga naman ng pinagdaanan ko, sa experience ko, dahil unang-una, probinsyano ako eh. Galing akong Mindanao. Tapos ayaw ko namang mag-quit sa training. Nakakahiya. So, ang ginagawa kong inspiration sa training, yung kahirapan ko na kailangan ma-survive ko yung mga pagsubok. Kasi, so, umpisa lang naman yun. So, dumating yung time na medyo pumasa ako sa board examination. Nakatapos akong mag-aral kasi nung nasa Armed Forces of the Philippines ako, nagpatuloy akong mag-aral eh. So, kulang ako ng taon para magiging bachelor. So, nagkaroon ako ng chance na magiging working student. Duty sa araw, aral sa gabi. So, nung time na pumasa ako sa board examination ng Board of Criminology, naghanap naman ako ng ano, ng magiging fit o kaya akmaron sa kurso ko. So, dahil AFP ako, lumipat akong PNP. Ang bala ko talaga noon, gusto ko magiging NBI. Eh, hindi ako pinalad sa NBI. So, napunta ako sa PNP. So, marami pa rin experiences and hard time dahil another pakikisama dahil from AFP to PNP, ibang environment naman. Sa trabaho naman, marami din mga experiences. May mga hazard experiences din, mga delikado experience. Pero hindi ko na lang ikwento kung gaano kahirap yun. Basta there were times na di ko matandaan kung saan yung place of operation namin. Sa PNP na to eh. Na umuwi ako sa bahay at lang ko gantong oras yun, alas 12. Tapos ginising ko kayo ni JR, ni kuya mo. Tapos nagpa-picture tayo na naka-full uniform ako. So, hindi ko iniisip yung bagay na yun. Then the following day, medyo napalaban kami doon sa isang police operation. So, pero ano rin naman, fortunately, wala namang nangyaring sama. Pero, isa yun sa mga experience ko na naranasan. Isa pa, yung hindi ka makapauwi, lalong-lalo na nung laging red alert. Nung naalala ko nung ano, nung bago pa lang kami kasal ng mama mo. Minsan, ano, 1 month, pinupuntahan na lang niya ako dun sa place of assignment ko. Tapos dadala ng damit. Tapos, hindi sila na yung dumadala. So, yun yung mga experience na mahirap. Mahirap. So, pero may mga ano din naman. May mga maganda rin ang mga experiences. Kasi, alam mo, pag nandito ka sa ito trabaho, kakaroon ka ng maraming magkaroon ka ng maraming kakilala. Or, makakasalamuha ka ng iba't-ibang klaseng tao. At the same time, makakapunta ka rin sa mga iba't-ibang lugar. Yun. Yung mga pinamaganda. Eh. Grabe, napakatindi pala ng mga karanasan, pagdaanan mo. So, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yung best and worst memories mo sa servisyo? Yan, magandang tanong. Best memories is yung recipient ka ng ano, recipient ako ng mga awards because of mga accomplishment. Yan. Yan ang mga di ko makakalimutan. And yung
worst experience. Yung nabanggit ko, isa sa mga worst experience ko kanina, okay. Nabanggit ko kanina sa iyo na yung sa nabanggit ko yun, yung one time na naginising ko kayo, okay. At the middle of the night, mm-hmm. Para magpa-picture, pero wala naman akong dahilan ba't magpa-picture, di ba? Oh, tapos the premonition. The following day, medyo nagkaroon kami ng struggle doon sa police operations. So, yun yung best and worst? Mm, yun yung best and worst. As far as I can recall, yun yung para sa akin. So, nabanggit mo pala kanina, di ba, na mag-focus ka sa munti nating business na band rehearsal and recording studio. So, yes. Ano yun eh, music and industry, mm-hmm. No? So, ano pa yung mga karagdagan mong balak gawin sa bukod dun sa pag-focus sa bandiers and studio na and recording? First and foremost kasi, gusto ko rin ma-enhance yung ano ko eh, ma-enhance palalo yung aking pagiging music production, mm-hmm. Pagiging sound engineer. Yun. So, mas pagka marami kang oras at magiging focus ako doon, siguro, mas ma-enhance ko pa yung pagiging recording engineer ko. Mm-hmm. At aside from that, syempre, yung The Nubs kasi nasa recording label na. Mm-hmm. So, isa yan sa dahilan na maaga rin akong nag-retire. Ah, isa pala sa factor. Isa sa factor yun. Isa sa reason. Reason. Na maaga akong nag-retire kasi mag-focus ako sa music. Ah, okay. Mag-focus ako sa pagiging recording engineer. And, syempre, dahil nandiyan na tayo sa Universal Records, siguro, mas marami na akong oras para gawin ko yung dapat gawin ko dyan. Sa tingin mo ba, mas niligaya ka sa music? Oo naman, kasi passion ko yan eh. Mm. Una, pagkabata, so, tumutugtog na noon, high school, tumutugtog na kami. Long hair. Oo, long hair ako noon. Tapos nag-college, nag-introduction sa banda, mm. At passion ko talaga na may basta about sa music. Oh, basta about sa music passion ko yun. And sabi mo nga, sa tingin ko liligaya ako. Kunti na lang yung nalalabi kong buhay sa mundo eh. Eh kaya isa sa mga dahilan ko na magpahinga muna at sa trabaho, sa pagiging pulis at mag-divert naman ako sa pagiging musician and sa pagiging recording engineer, lalo-lalo na pag-focus dyan sa ating multi-negosyo na recording studio, siguro naman mag-i-enjoy ako kasi naumpisahan ko rin naman. Saka ginusto mo? Ginusto ko rin. Kasi biruin mo, habang nandun ako sa ganito trabaho, nakapag-aral din ako ng, nagkaroon ako ng time or chance na makapag-aral ng music production o basic music production. So, gusto ko ma-enjoy yan. Lalo pa. So, hindi ka ba nagsisi na pinagpalit mo ang pagiging pulis para sa hobby mo bilang isang musician at bilang isang sound engineer? Hindi. Definitely. Kasi 24 years din naman akong naglingkod. Ayun. Mahabang panahon naman na din yun. No? So, siguro it's high time to be more enough time to the family and sabi ko nga doon sa small business at the same time sa passion ko dahil nasa Universal Records na tayo. So, hindi ako nagsisisi. At saka, sabi ko nga, hindi rin biro ang 24 years. So, gusto ko naman ibang journey naman ang tatahakin. So, tingin mo ba na mas magiging exciting yung journey mo na tatahakin sa ngayon at bakit? Sa tingin ko, exciting kasi hindi naman ako nag-iisa dyan. Kasama ko kayo. Yeah. Kasama ko yung pamilya ko sa journey, sa journey ko. Natatahakin. Ano?
kasama ko kayong tumugtog. Eh, pagsisihan ko pa ba yun na ang kasama ko naman sa sunod kong tatahakin eh, kayo bilang isang mga anak ko. Gaano ka naman kasaya na naging isang signed artist ka sa isa sa pinapangarap mong record label? Sobrang saya kasi lahat naman ng mga nag-uumpisang artist, pangarap yan, pangarap. Lalo pa Universal Records. Yeah, Universal. So, walang mapagsisidlan yung saya. Kung tatanong mo sa akin kung gaano kasaya. Sobrang saya kasi nabot ko yung pangarap na yan. Like sabi ko nga sa'yo, high school pa lang, elementary pa lang ako. Passion ko na yung pagiging musiko. So, umabot ako sa ganitong edad. Nabigyan ako ng chance na mag-sign up ng contract sa Universal Records. So, sobrang saya dahil hindi pa naman huli ang lahat. Aside from that, sabi ko nga eh, sobrang saya ko dahil hindi ibang tao yung mga makakasama ko sa larangan ng musika. Hindi mga anak ko, kayo bilang isang pamilya ko. Bilang pangwakas, ano yung mga mensahe mo sa mga tulad mong mas pinili ang passion kaysa karera? Lahat tayo may kanya-kanyang linya, no? May kanya-kanyang passion. So, ang maipapayo ko, eh, kung saan ka masaya, ipagpatuloy mo, no? Doon ka, kasi minsan lang naman tayo dadaan sa mundo. Eh, ang hangad naman natin dito, kasiyahan, di ba? Ngayon, kasi yung trabaho naman namin bilang isang alagad ng batas, napakadelikadong trabaho yun. So, ang mensahe ko, kung kayo pwede naman na kayong mag early retire, then gusto mong i-enjoy yung passion mo, be it at ipagdasal mo rin. Kailangan din na i-discern mo yung gagawin mo. Kasi hindi basta-basta mag-desisyon. Lalong-lalo na napakahirap maghanap ng trabaho. Sa karir namin, ang daming competition. Pero, kung sa tingin mo naman, pwede ka namang mag-divert na at i-enjoy mo yung passion mo, huwag ka magdadalawang isip as long as na mag-enjoy ka. Kasi ako, tinitiyak ko na yung ginagawa ko, mag-enjoy ako kasi sabi ko nga, passion ko yan. Nadagdag lang yung pagiging sound engineer ko eh. Nadagdag lang yung pagiging dun sa music production. So, mag-enjoy ako kasi ika nga, music is life. Diba? And ang passion naman, yun ang nagbibigay sa'yo ng sigla. Yun din ang nagbibigay sa iyo ng encouragement or inspiration sa buhay, di ba? So lahat ng tao may passion, no? Nagkataon lamang na ang passion ko is nasa music at nagkataon lang din na yung passion ng pamilya ko nasa music din, no? So ayun, ang mensahe ko, as long as na magiging happy ka sa magiging passion mo at pwede ka namang magpahinga na sa trabaho mo at sa feeling mo, doon ka mag-i-enjoy sa passion mo, huwag ka magdadalawang isip as long as na mag-i-enjoy ka. Lalo pa kung kasama mo yung pamilya. Kasi ako, isa yan sa mahabang pinag-isipan ko na ano bang pipiliin ko? Yung pamilya ko o yung career ko na mahaba na rin naman ang time ko sa trabaho ko. So dumating ang time, dumating yung point na humingi ako ng sign sa taas na mag-desisyon ako. So until such time na nag-desisyon nga talaga ako and hindi ako nagdalawang isip. Nag-decide ako na mag-push through ako dun sa munting business ko, yung hardcore recording studio, dahil matagal na rin yung business na yan at hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin. So, nag-start yung business natin 2012 pa eh. Wow. 2013. So, siguro it's high time na pagtuunan ko rin ng pansin at saka
Yung sa ano, yung sa pagiging record label. Ika nga ni Albert Niveles, di ba? Kung saan ka masaya, dun ka happy. So, exactly. So ayun guys, dito na nagtatapos yung interview kay Daddy. Abangan nyo lang susunod na mga videos. Meron pa tayong kasunod nito? Meron pa, syempre. Sabi ko nga, this is my last time to wear this uniform and siguro i-document ko yung pagtiklop ng... So, ayun guys, dito na natatapos yung aking interview kay Daddy. Meron pa mga kasunod nito? Meron pa, dahil last time ko nga ngayon na masuot itong uniform na to and bukas makalawa ay hindi na ako authorized magsuot nito. Yeah. So, lahat ng aking mga kagamitan ay syempre, isi-secure ko siya at itatabi ko, liligpit ko, ilalagay ko sa isang lagayan at magiging kwento na lang yun sa buhay ko. Ipipreserve ko siya. Okay. And guys, abangan nyo yung documentary nito natin sa mga pag-aayos na at pagtatago ng kanyang mga kagamitan. No? At abangan nyo din yung mga kaganapan sa hardcore studio sessions. No? So, bago matapos ang lahat, huwag nyo kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe yung aming YouTube channel na The Nubs TV. Ayun, salamat dad no sa counting oras sa pagpapaunla ko sa aking interview. At ayun, good luck sa next journey mo. Walang anuman, Mark, at salamat din kasi hindi ko expect na meron ko palang hinanda sa akin na interview. Nice game!